So, ito na po mga katribo, ang resulta ng atin pong pag-i-spray na insecticide na ating ginawa. Talagang kitang-kita yung epekto. Bigyan ko kayo ng halimbawa, mga katribo. Ito po yung dahon nung siya ay infected ng itong mga insekto. Napakarami po talaga. Talagang pagkaginanyan mo yung dahon ay naroon yung mga insekto. Pero ngayon, medyo malinis-linis na. So, yan po, yung mga nangulubot na yan, mga tira-tira ng mga insekto yan. Pero ang nangyari, yan o, tignan ninyo. Yan. Nagpanibagong sigla. Mula doon sa nasira, hanggang dito, sa dulo ay masigla na siya. Ito po ay after 2 weeks. O, sabihin na lang natin na mga 10 days ay talaga nakita natin yung epekto ng ating pong in-spray. At talagang satisfied na satisfied tayo kasi ang inaakala natin ay babagsak na talaga itong ating ampalaya. Nangyari po sa mula doon sa kaawa-awang kalagayan na talagang kung iisipin ay wala ng pag-asa ay dahil doon sa ating ginawang DIY na pang-spray ay ito na. Kita nyo mga katribo. Tanghaling tapat ngayon na kinukuhanan ko yung video. Kaya medyo nagre-react yung mga dahon. Medyo pat sila. Pero mamaya, okay na naman yan. So, tignan nyo. Nagkaroon ng mga bagong, mga ito, talbos. Yung mga nagtuloy na talbos ay masisigla na, malulusog na. Yan o. O, diba? Masayang-masayang inyong magsasakang OFW kasi nakasumpong tayo ng solusyon dun sa ating pong problema kasi wala. Magandang oras po muli sa iyo mga katribo. Ito ang inyong Ifgaw Cowboy, ang magsasakang OFW ay pumabati sa inyo ng napakagandang oras. Yan. At tulad nga na natin sinasabi ay inararangal natin na tayo isang magsasaka sapagkat yung ating pagiging magsasaka ay daladala natin saan po kahit saan man tayo magpunta at magbibigay tayo ng pagkakataon para ito'y gawin kung meron tayong magagawa. Yan. At yung ating pong pagka-OFW ay patuloy natin pagyayamanin sapagkat dyan tayo kumikita ng ating pong pinantutusto sa ating pamilya at nakakatulong din tayo sa ating bansang Pilipinas. Pero sa paghahalaman po ay talagang kasama na meron tayong masasagupa ng mga problema. Lalong-lalo na itong mga insekto na pipinsala sa ating pong mga pananim. At kapag pwede natin mapuksa sila, yung ating pong pananim ang kanilang pupuksan. Kaya sa pagkakataong ito ay bibigyan natin ng paunang solusyon yung ating pong malaking problema ngayon sa ating pong dahon ng ampalaya. Pagkat ito dinalaw na ng itong natawag nating aphids at meron nandyan na rin yung mealybugs. At para bigyan kayo ng halimbawa ay nandito. Yan. Yan na po yung dahon ng ating ampalaya. Ibig sabihin ay malala na yung problema. Yan yung bunga ay hindi na nakapagtuloy dahil narito na yung mga insekto. Tulad niyan. Yan. Diyo ba, nakakarimarin tingnan. Sa uri ng pinsala na ganito ay ibig sabihin late na tayo sa pag-responde. Kasi umasa tayo dun sa ating pong ini-spray na isang yung balat ng bawang at saka sibuyas pero hindi niya nakaya dahil siguro sa dami ng mga umatake ay nakaligtas sila at sila ay nakapanira sa ating pong halaman. Kaya ang gagawin naman natin ay isang mabisang natural na pamamaraan din. Kung sa inyo kung ano yung mga sangkap natin gagamitin at susubukan natin ang effectiveness ng natural na pesticide na ito dito mismo sa ating pananim, sa likod ng ating ampalaya. At narito na po yung mga sangkap na ating gagamitin, mga katribo. Narito yung ating suka, yung ating dishwashing liquid. At syempre, meron tayong karagdagang sangkap. Itong dalawa ay okay na yan. Pero dadagdagan pa natin ng ating pong sibuyas, bawang, at saka itong sili na maanghang. Opo. Para mas lalong mabisa sapagkat masyadong malala yung ating pong problema na sasagupain.
At yan ang ating tubig, ating pang-spray, at siyempre ihahanda na natin yung ating pong pagtitimplahan ng ating decoction ng upang mahalo natin mabuti. So yan po. At talagang nakahanda itong ating pong si Ifugao Cowboy sa kanyang gagawin. O yan, yung kanyang pie-spray. At siyempre, lalagay muna tayo ng tubig sa ating pong mixing cup. Yan, mixing cup ang tawag dyan. At maglalagay na tayo ng, sa isang litrong tubig ay isang kutsara po na suka. Eh, 1.5 yung gagamitin natin, kaya 1.5 na kutsarang suka yung atin pong ilalagay. Okay, so yan, isa kalahati kutsara para sa 1.5 liter na tubig. At ito naman sa atin pong dishwashing liquid ay 4 na patak sa 1 litro. At siyempre, maglalagay na tayo ng 6 na patak para sa isa at kalahating litro na tubig na ating gagamitin. So yan po, medyo nahihirapan itong ating chemist, pero okay lang yan. Kahit medyo sobra ay wala namang problema dyan, mga katribo, sapagkat ganyan pa rin yung effectivity ay okay. At kasunod nyan ay ating titirisin itong ating pong mga isasangkap na bawang, sili at saka sibuyas. Ito po sa ating almeres ng upang yung kanyang katas ay pumalo talaga sa ating pong tubig. Pero yung suka at saka dishwashing liquid ay okay na po yun, pero dahil nga dun sa dami nitong ating pong insekto na kukontrolin o pupuksain, ay kailangan natin ay maximize. At kaya naglagay tayo ng karagdagang sangkap, itong tatlo nga na gulay, na itong sili, bawang at saka sibuyas. Yan lamang po at para makuha yung katas, sapagkat pagkatapos po namin may halo ay agad-agad na natin gagamitin yan. Ito po sa ating ampalaya. So ganyan lamang po ang paghahanda niyan, mga katribo. At akala nga natin ay hindi mabisa kasi yun nga, hindi pa natin nasubukan, pero pagkatapos natin masubukan ito ay makikita natin kung ano talaga ang epekto nitong natural insecticide natin pong gagawin. Okay, so ganyan lamang po mga katribo ang ginagawa ng atin pong chemist. Unang beses na gagawa yan ng natural insecticide, pero talagang parang patido na. Okay, tingnan mo naman, sa paghahalo pa lang eh akala mo naghalo ng kape at saka gatas. So yan, at syempre para hindi magbara dito sa ating pong pang-spray ay sasalain natin para hindi pumasok yung mga particles o nitong sibuyas, mga bawang natin pong nihalo. Gagamitan lamang ng pansala. Kung meron kayong ganyan, yung screen na yan, ay okay. Pero kung wala, ay pwede yun po yung mga damit. Damit na lang ang yung gagamitin. At yan. At ito pong ating natira na nasala ng mga sibuyas, bawang at saka sili ay itabi lang natin. At pwede nating ibalik dyan sa may bote para mababan para sa susunod nating paggagamitan. Kasi hindi naman natin magagamit yan agad. Kasi dalawang beses natin i-apply yan. Isang beses, dalawang araw ang target natin na pag-applyan yan. At talaga ito ay subok na ra. Subok na kasi kita natin ay talagang ginagamit na. Pero mapapatunayan natin yan sapagkat ang atin pong pag-obserba ay pagkatapos ng mga dalawang linggo siguro ay makikita natin yung epekto, sapagkat talagang
sa tingin ko ay mahihirapan ito pong ating insecticide sa dami ng mga aphids at saka itong ngayon ay sa application na tayo. I-apply na natin agad itong ating pong ginawa. Tignan natin kung maganda talaga. At narito na nga tayo kat mga katribo sa atin pong pag-i-spray. At ayon po sa mga nagturo sa pamamaraan na ito, yung dishwashing liquid ay yun ang pinaka insecticide na talaga pamatay. Pero sinamahan ng suka para naman mas epektibo. At yung atin po namang isinangkap na tatlong mga gulay, yung sibuyas at saka bawang at manghang na sili ay para sa repellent. At maaring nakakatulong din kasi magkakaibang lasa at talagang ayaw naman ng mga ibang insekto yung lasa ng mga gulay na ito. Kaya umaasa tayo na magiging epektibo at atin lamang i-spray sa kung kaya natin ay kahit sa ilalim ng mga dahon ay i-spray natin sapagkat meron pong knockout action itong atin pong ginawa na pesticidyo. Ito ay ayon sa mga nagturo pero atin mapapatunayan ito matapos po ng ating isasagawang paggamit at magiging itong ating eksperimento. Yan po mga katribo. So, ito na po mga katribo, ang resulta ng atin pong pag-i-spray ng insecticide ating ginawa. At talagang kitang-kita yung epekto. Bigyan ko kayo ng halimbawa, mga katribo. Ito po yung dahon nung siya ay infected ng itong mga insekto. Napakarami po talaga. Talagang pagkaginanyan mo yung dahon ay naroon yung mga insekto. Pero ngayon, medyo malinis-linis na. So, yan po, yung mga nangulubot na yan, mga tira-tira ng mga insekto yan. Pero ang nangyari, yan o, tingnan ninyo. Yan. Nagpanibagong sigla. Mula doon sa nasira, hanggang dito, sa dulo ay masigla na siya. Ito po ay after 2 weeks. O, sabihin na lang natin na mga 10 days, ay talaga nakita natin yung epekto ng ating pong in-spray at talagang satisfied tayo kasi ang inaakala natin ay babagsak na talaga itong ating ampalaya. Yan niyo oh. Yan. Yan yung mga yung dati na dahon sa loob pero ngayon yan naman yung talbos, talagang okay na okay. At syempre yan. Ebidensya yan mga katribo. Epektibo talaga yung ating pong itong dishwashing liquid at suka nating ginawa at sinangkapan natin ng sibuyas, bawang at itong natawag nilang sili na maanghang. Yan o. Di napakalaki ng pag-asa yan. Kaya ang isusunod natin na gawin dito ay mag-a-apply naman tayo ng FFJ. Ito pong fermented fruit juice. Meron na tayong ginawa at papakita ko sa susunod na video yung pagsisimulan natin na mag-apply. Halos 25 days na rin yung atin pong ginawa na ferment. So, ayan. Kasi nakita natin na wala nang mga bulaklak. Medyo nanamlay, nanibago itong atin pong mga halaman. So, ayan. So, ayan na po mga katribo. Ako'y muling nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong panonood at pag-subscribe dito po sa ating channel. At nawa patuloy pa po kayong manood at kung may mag-subscribe diyan ay paki-subscribe na lang po itong ating channel. Ako po ay aktwal na nagsasagawa ng paghahalaman. At mula sa aking paghalaman ay natututo naman ako ng mga makabagong pamamaraan gamit itong mga organic o itong mga natural na pamamaraan kung paano puksain ang mga insekto at kung paano rin patabain ang ating pong mga halaman. Yan po. Okay, thank you. At see you in the next video.